Ano-ano ang mga warning signs na dapat nating malaman na kailangan na nating dalhin ang ating aso sa vet? Yan ang ating aalamin sa video na ito after ng intro. Hello mga Dabark Cats! Kamusta kayong lahat? Ngayon nga, gaya ng sinabi ko, sa video na ito ay aalamin natin ang 10 warning signs na kailangan ninyong malaman as a dog owner na kailangan nyo nang dalhin sa vet ang inyong mga aso. Number 1, unusual eating habits. Kung dati-rati ang aso mo ay kumakain ng 2 beses sa isang araw at biglang napansin mo na 1 beses na lang siya kumakain o kaya ay kulang pa ang 2 beses na pagpapakain mo sa kanya, ay kailangan mo na siyang ipacheck. Or baka naman umabot na ng 2 araw ay hindi pa rin siya kumakain. Abay, kailangan mo na talagang dalhin yan sa vet at ipa-check up. Number 2, excessive thirst. Importante na alam natin kung gaano karaming tubig ang iniinom ng ating aso every single day. Kung ang aso mo ay napansin mo na mas marami ang kanyang iniinom every day, ay kailangan mo na yung ipa-check. Baka meron na siyang developing kidney disease or diabetes. Now, how can you tell if your dog is drinking too much water? If you have to refill their water bowl more than normal, and if they have an excessive amount of urine and need to go outside more often. Number 3, rough or dry coat. Ang balahibo ng ating mga aso should be thick, shiny, and soft. Pero kung napansin mo na ang balahibo nila ay dull, rough, dry, at meron silang mga bald patches, it could indicate that something isn't right. Maybe it's a wrong kind of food, or an allergy, or skin disease. Kaya dapat ay dalhin mo na sila sa vet para ma-check. Number 4, sluggish and tired. Lethargy is a sign that something may be troubling your dog. Ayan, so kung matamlay ang iyong aso, kung dati ay energetic siya at laging naglalaro, at isang araw ay bigla mo na lang nakita na parang ayaw niyang maglaro, or parang fatigue or always tired, especially kapag nag-persist ito more than 2 days, ay kailangan mo na silang dalhin sa vet. Number 5, vomiting. Occasional vomiting is normal sa ating mga aso, especially kapag meron silang nakain na ayaw ng kanilang tiyan. Ilalabas nila yon. But some vomiting should concern you, especially kapag sunod-sunod ang kanyang vomit. Ayan, if it vomits several times in a row. At kung nagvo-vomit sila ng blood. And kung may fever ang ating mga dogs. So, ibig sabihin, kailangan na natin mag-seek ng immediate treatment. Number 6, unusual stool. A dog's stool is a good indicator of their overall health. A healthy dog will have a small, firm, and moist stools. Kapag dry, hard stools may be a sign of dietary problems or dehydration. You should take your dog to the vet kapag nakita mo ang mga symptoms na ito. Worms noted in the stool, diarrhea for more than 24 hours, straining, and blood or mucus in the stool. Number 7, sudden weight loss. Losing weight quickly and unexpectedly is an indication of a serious health condition sa iyong mga aso. If your dog drops in weight by 10%, dalhin mo na ito sa iyong vet. Number 8, cloudy or red eyes. Cloudy or red eyes or excessive discharge from your dog's eyes could indicate an infection or injury. Kailangan dalhin nyo kaagad sila sa inyong vet for a check-up. Dahil ang mga diseases affecting the eyes can progress rapidly and can cause blindness. Nako, mahirap naman kung mabubulag ang aso mo. Kaya dalhin mo na kaagad sila sa vet and medication can be used to cure an infection. Number 9, scooting or dragging rear. If your dog is scooting or dragging her rear on the floor, she may have worms, blocked or infected anal glands, urinary tract infection, or diarrhea. Kaya kapag nakikita mo ang iyong aso nag-i-scoot or nagdinadrag ang kanyang rear, ay dalhin mo na kaagad yan sa vet. Last but not the least na mga warning signs kung saan kailangan mo nang dalhin kaagad ang iyong aso sa vet. Number 10 ay emergency symptoms. Take your dog to the vet immediately kapag nakita mo ang mga following symptoms.
open wounds or possibly broken bones, stop breathing or unconsciousness, repeated vomiting or vomiting blood, seizure, sudden collapse or difficulty breathing, bleeding from their mouth, nose, or eyes, possible poisoning from eating something toxic, extreme pain, seen as whining or shaking, and hard and swollen abdomen. Pag meron ang mga warning signs na ito sa aso mo, ay huwag nang mag-atubili pa. Dalhin mo na kaagad sila sa vet or pet clinic. At ayan lang ang ating video for today. Sana ay nagustuhan nyo at napulutan ninyo ng aral. Leave a like kung nagustuhan mo at syempre i-share mo na rin sa mga kaibigan mong may mga aso para malaman nila mga warning signs kung saan kailangan na nilang dalhin ang kanilang aso sa vet at maagapan kaagad. Okay, kung hindi ka pa nagsasubscribe ay click mo na rin ang subscribe para makasali ka sa ating monthly giveaway. So ayan lang ang ating video. Maraming salamat. I'll see you again next time only here sa Munting Kennel.